Okay, so good afternoon po. So ang topic po natin for today is all about health information. Okay, so kung nakaraan po, pinag-usapan natin yung health informatics. Today po, we will be discussing all about the health information system. So this will be the content of our topic for today. We'll be mainly discussing all about overview of health information system, as well as the role and function of health information system. Also, components of health information system and also the different data sources for health information. Okay, let's start. We have here three. Okay, meron po tayong tinatawag na health informatics. Lagi niyo pong tatandaan, pag sinabi nating health informatics, this is the application of both technology and system in a healthcare setting. Ibig sabihin, ang health informatics po, nag-a-apply tayo dito ng technology at saka ng system doon sa hospital institution. Okay, so that is health informatics. Aside from that, we also have here for the health information technology. Okay, ang health information technology naman po, paki-take down notes that this is focused. Okay, naka-focus po ito on tools, programs, and storage of data. Again, ang health information technology po, it focuses on tools, programs, and storage of data. Okay, so that is the health information technology. So more po siyang nagpo-focus sa mga tools, sa mga program, as well as sa pag-i-store ng different data. Okay, another one here is we also have here the health information system. When we say health information system naman po, it covers the records, okay, coding, documentation, and administration of patient and ancillary services. So mainly po, pag sinabi natin health information system, mas more po itong nakafocus sa mga record keeping. Sila rin, dito rin po itong system na rin, ito yung responsible sa pagko-code, okay, pag-i-encode, okay, dito tayo nag-encode, documentation, as well as sa administration po ng patient and also yung mga ancillary service na ino-offer ng hospital. For example, yung hospital na po ito, it is offering laboratory services. Okay, yung different laboratory services, for example, CBC, FBS, also X-ray, that is an ancillary services po. So, ang main pong responsible dyan is the health information system. So, they are integrated na po. Okay? Another one, okay, so sabi nga natin, okay, health information system, okay, sabi po dito, system that capture, so nagka-capture, nag-i-store, also minamanage na po, ito niya, transmit niya, lahat ng information, okay, lahat po ng information na related doon sa health ng each individual or activities of an organism. Okay? So, meaning, ang health information system, it covers or it encompass, okay, or under niya po, lahat ng ginagamit na system doon sa mismong hospital. Okay? So, one of the example po is the district level routine information system. Okay? So, when you say district level routine information system, this one po, it provides information at regular interval of time. Again, it provides information at a regular interval of a year. Okay? So, that is the district level routine information. Another one, we also have here for the disease surveillance system. Pag sinabi naman po natin disease surveillance system, okay, it monitor the trends of endemic diseases. Okay? Monitor the trends of endemic diseases and also for the prevention and control of communicable diseases. Also, for the prevention and control of communicable diseases. So, syempre po, from the word itself, surveillance. So, minomonitor niya po yung mga different disease as well as para makontrol din and ma-prevent din po yung pag-spread ng disease na yun. Okay? So, surveillance. So, under din po siya ng health information system. Sabi ko nga po, they are all integrated. Okay po? Next one is the LIS or the Laboratory Information System. Okay? When we say LIS naman po, ito yung ginagamit natin na sa medical technology. Ito po yung system na ginagamit natin sa loob ng laboratory.
Okay, kaya nga siya laboratory information system. So dito po tayo nag-i-encode ng resulta. Okay? Dito rin po tayo nagre-render, okay, ng time natin. Halimbawa, nag-time in, time out tayo. Diyan din po yan. As well as sa laboratory information system, dito rin natin nakukuha. For example, yung doctor po, nag-request siya na extrakan ito si patient B doon sa OB ward. Okay? So hindi na po tatawag yung doctor, ma'am, pa-extrakan to. No need na po. Doon sa mismong system po, okay, doon sa LIS, lalabas na po doon na meron kang 5 patients na need extrakan ng blood. So, ipiprint mo lang po yun and then akyatin mo na yung pasyente. So, ganyan po kaganda ang LIS or Laboratory Information System. Sabi ko nga po sa inyo, integrated na siya. Or itong Health Information System, ito yung pinaka-mother nila. Okay? So, lahat to under po yan ni Health Information System. So, district level, si surveillance system, si LIS, as well as si Hospital Patient Administration System. So, from the word itself po, Hospital Patient Administration System. So, syempre, di ba, bago po i-admit yung pasyente, kinihingan niya ng mga basic information. Address, age, di ba, mga ganyan po. Sign and symptoms. So, ang responsible po for that system is PAS, or the Hospital Patient Administration System. Another system po is the Human Resources Management Information System, also known as the HRMIS. Ang HRMIS naman po, of course, from the word itself din po, Human Resource Management. So, mainly po ang gumagamit dito is yung ating HRD department or the Human Resources Department. So, dito po nakalagay lahat ng information ng medical staff. Okay, as well as yung magkano yung sasahurin nila, yung time in, time out nila. So, syempre, ang nakaka-access lang po niyan is yung ating HRD department. And that is under po ng Health Information. Okay, sabi ko nga, ito yung parang, ito yung pinaka-main. Okay, nakukover niya po ito lahat. Okay, ng HIS. Ayan po siya. Ang HIS po, we also have here the policy level. So, decision informed by evidence contribute to more efficient resource allocation. Okay, so dapat daw po yung policy level mas nagiging efficient po. Okay, pagdating sa pag-allocate ng resources. Aside from that, we also have here the delivery level. Okay. Ang delivery level po ng ating health information system, kailangan daw po it give a quality and dapat effectiveness of services. And dapat mas nagkakaroon ng mas magandang outcome kasi nga health information system na yung ginagamit. Okay? Aside from that, dapat daw po it is also sustainable and not overburdened for the health delivery staff. Ibig sabihin, ikaw as a medtech po, while using the HIS, okay, gumagamit ka ng HIS, dapat hindi sa'yo, hindi ka nahihirapan na gamitin yon. Dapat mas napapagaan ito yung iyong workload. Okay? And also, feedback on how the routine data they collect can be utilized. Okay? So, yung mga employee po, hinihingan po yan ng feedback. Okay ba yung HIS natin? Okay ba yung system na ginagamit natin? Nagkakaroon po yan ng parang evaluation. So, syempre, as a staff, ilalagay mo po doon. Kasi dapat nga, ang magiging outcome po nitong HIS kapag halimbawa yung isang hospital institution, they are using HIS or health information system, dapat maganda po yung outcome. Hindi siya overburden sa staff as well as nakakatulong po ito para mas maging efficient and effective yung service na naibibigay natin doon sa ating mga patient. And also, by that, it can also improve the health. Okay? Mas nagiging responsive kasi. Po. Next. We also have here the role and function naman ng health information system. So, ano po ba yung roles at saka yung function ng ating HIS? So, one po, files are easier to access. Meaning, okay, parang katulad din siya nung CHITS, okay? Kaso lang kasi, itong HIS, ginagamit po siya sa hospital. Ang CHITS naman, ginagamit siya sa community. Ang HIS po, ginagamit siya sa hospital. Okay? So, number one role niya po is files are easier to access. Okay? Health information system have revolutionized the way that doctors and healthcare professionals maintain patient information. So, this system are electronic. So, the days of hard files and loose paper are over. So, dito po, meaning, syempre, lahat ng information ng pasyente naka-store electronically na. Okay? So, for example, yung nurse, example, di ba, na-release mo na po yung resulta ng pasyente.
So, yung nurse po, accidentally, na-misplace niya. Hindi niya alam saan nalagay yung resulta. Natawag siya sa'yo. Ma'am, okay lang po ba makikiprint po ulit ng result ni patient ganito? Okay? So, syempre, kapag yung hospital niyo po na pinagtatrabawan is using HIS, of course, search mo lang sa system, print mo na agad yung resulta, lalabas na po yung resulta ng patient. Okay? But, kapag po traditional manual method ang ginagamit or walang HIS yung ginagamit ng hospital, or for example, sa amin before, when I was working in a hospital, before po wala pang HIS, wala pang hospital information system ng hospital na yon. So, basically, ang ginagamit po namin is manual method. And, pag nagsusulat po kami ng resulta, okay, may mga machine naman, pero pag nagsusulat kami ng resulta, dahil nga walang HIS, sa tatlong logbook po namin yung sinusulat. Bakit? That is for the backup. And then sa isang papel po, printed paper, doon yung result form. Imagine, apat na beses kami naglilista doon. Sa tatlong logbook, tsaka doon sa isang result form. And then after niyan, paper na handle. Okay? So for example, nawala yung result form, hahanapin lang namin doon sa logbook. Okay? Pero syempre, di ba, ang hirap. Kasi sa isang buwan, ang logbook na nagagamit, higit 10. Kasi, syempre, sa dami ng pasyente. O, tapos yung pagkakasulat pa. Halimbawa, yung katrabaho mo, hindi naman ganun kaayos yung penmanship niya, di ba? Minsan, hindi mo maiintindihan. Okay? But, kapag meron pong HIS, nung nasa private hospital naman na ako lumipat, they are using HIS na. So, mas napapagaan and mas maganda yung benefit na naidudulot po niya. Kaya number one rule ng HIS natin is, files are easier to access. Kapag may nag-request na nurse, automatically po, search ko lang, print, bigay. Okay? Not unlike before, hanapin mo pa dun sa logbook. Ano bang month yun? Month of June. Ito yun. O, diba? Parang napaka, ayun, sobrang matrabaho. Okay? So, first rule po is files are easier to access. Another one, more control. Of course, ang nagkakaroon po ng more control dito sa HIS or sa health information system na ito is yung mga staff. Okay? So, tayo po yan, mga medical staff. Okay? We have the authorized to access the health information system. So, bibigyan po, halimbawa, na-hire ka na dyan sa hospital na yan. Of course, dadaan ka po muna ng short training. Okay? Paano gamitin itong system na to. And after po yan, bibigyan ka ng username as well as ng password, okay, or ng passcode para ma-access mo po yung system. Okay? Also, yung ating mga doctors po, they have the permission para i-update, palitan, i-delete yung information doon sa electronic medical record ng patient. And ang may isa pa pong access is yung ating receptionist. Okay? But yung receptionist po, they are only limited lang for the patient appointment. Okay? Hanggang patient appointment lang po yung kaya nilang ma-access dito sa system. Okay? Next. Another role and function po, this is easy to update, okay? So, mas madali siyang i-update, okay? So, yung, halimbawa, yung you are a doctor, okay? For example po, doctor ka na, and then, yung pasyente mo, first time doon sa hospital na yon. So, as a doctor, pwede ka pong mag-create ng electronic medical record ng iyong pasyente, okay? And also, isa pa po sa naibibigay na role and function ng ating HIS is, ayun, halimbawa nag-request yung pasyente mo, pwede po bang mag-request nung laboratory result ko last month na wala kasi, kailangan ko lang. So, isang type mo lang po sa system, automatically, makikita mo na. Okay? So, ganyan po. Easy to update. Next. Another one here po, roles is the communication. Ang health information system po natin, it supports the communication between multiple doctors or hospitals. So, di ba, yung example ko po sa inyo nung nakaraan, yung buntis na pasyente, yung medical record niya nasa Antipolo Doctors. And then, naabutan siya ng panganak sa Bulacan Hospital. If the two hospital po are using HIS or health information system, they can share or they can easily communicate doon sa medical record ng pasyente. Okay? So, yan po. Mas nagkakaroon ng easy communication. But of course, we protect po the confidentiality issue. Kaya nga, ang nakaka-access lang po ng system
na ginagamit is yung mga medical staff lang. Ni-ensure po na yung mga unauthorized user, hindi nila pwedeng ma-access itong system. Kaya for example, nag-resign ka na dito sa hospital na to, automatically po, i-delete nila yung access mo doon. Hindi mo na po yun ma-access. Okay? Next. Aside from that, we also have here naman po the components of health information system. Okay? Meron po tayong 6 elements ng HIS or ng health information system. First one po is the health information system resources. Okay? Ito po ay input. Pakisulat na lang. Indicator, data sources, and data management. This is the processes. And then information product hanggang dissemination and use. This is the output po. Okay? So, ito. Yung sinabi ko. Okay? Sa classification ng HIS components, we have the input. Yan po ang health information system resources. Processes naman natin, that is the indicator, the data sources, and the data management. And then, ang output po natin, we have here the information product and also the dissemination. And so, una po natin pag-usapan itong health information system resources. Okay? Ang health information system resources po, this include the legislative, regulatory, and planning framework required for a fully functioning health information system. Ibig sabihin, ang HIS, kailangan niya po ng mga resources. Sino-sino po yung mga resources na yan? Okay? Siyempre, kailangan ng HIS ng resources para mas maging functional siya or mas maging kapakipakinama po siya. So, ano-ano po ba or sino yung mga resources na yan? First here is the personnel. Meaning, personnel po, tayo po yan, mga medical staff. Siyempre, tayo yung gagamit nung HIS na yun. Okay, so, isa po yan sa resources, yung person. Another one here is the financing. Siyempre po, kailangan merong budget, may enough na budget. Diba sabi ko nga sa inyo, ang system po, pag in-avail yan, pricey po yan. So, dapat may enough na budget or may magandang financing. Okay? And also, another resources po is the logistics support, information, and communication technology. So, meaning, dapat po yung mapagbibilhan ng HIS, okay, or yung mapagkukuhaan ng HIS, dapat merong magandang logistic support and communication technology or the ICT. Bakit po? Kasi tandaan nyo, kapag halimbawa yung hospital, they are using an HIS and once po na nagkaroon ng aberya or nagkaroon ng malfunctioning, okay, dapat madali lang tawagan yung support system nun para maayos agad. Okay? Kasi di ba ang hospital, that is 24/7. So kahit ang halimbawa, alas 2 na madaling araw, pwede mong tawagan yung support system para maayos agad. Kasi pag hindi naayos, maapektuhan po yung functioning ng mismong hospital. Okay? So, that is the resources po. Okay? Health information system resources. Okay? And this is one of the 6 elements ng HIS. Another elements naman po is the indicator. Okay? Pag sinabi naman po nating indicator, a core set of indicator and related targets is the basis for a health information system plan and strategy. Okay? So, ang basis po natin is dapat nagkakaroon ng magandang plano and strategy once na mag-i-input ng HIS. So, dapat po dinidetermine nito yung health system input, output. Dapat maganda yung kakalabasan tsaka yung magiging outcome and also yung magiging health status. So, that is the indicator. Okay. Aside from that, we also have here the data sources. Okay. So, yung data po natin or yung data na panggagalingan, meron tayong dalawang main category. One here is the population-based approaches. Pag sinabi po natin population-based approaches, so, ang example po nito is the census. Pakitake down notes ha, census, civil registration, and population survey. Okay. Ulitin ko, ang example po ng population-based approach is the census, civil registration, and population survey. Yan po yung data sources. Another one here is we also have here institution-based data. Pag sinabi naman po natin institution-based data, ang example po nito is yung individual record. Okay? Sabihin, individual record po ito ng ating mga staff as well ng mga people. Okay? The service record and also the resource record. Ulitin ko ha. Institution-based data po, ang example nito is the individual record, the service record, and the resource record. Okay? So, this is one of the 6 elements po ng HIS.
Aside from that, we also have here po the data management. Pag sinabi naman po natin data management, so from the word itself, ito po yung nagmamanage ng lahat ng data. Kaya nga, ang nakalagay dito, siya po yung mainly sa pagko-collect, sa pag-i-store, and also sa flow and processes and compilation ng analysis. Okay? So that is the data management. Minamanage niya po lahat ng information. Okay? And that is one of the six elements po ng HIS. Aside from that, we also have here the information product. Kailangan po yung data, it should be transformed into information na mas magiging helpful or basis of evidence and knowledge. Okay? So, information product. And that is one of the six elements ng HIS. And then, another one here is we also have here po the dissemination and use. Ibig sabihin po, pag dissemination and use, dapat it is readily accessible na doon sa decision maker. Okay? So, that is the dissemination and use. Okay? So, ibig sabihin mas ma-facilitate po ng maayos and mas magamit ng maayos yung mismong information. Okay? So, these are all the six elements po ng ating HIS. Okay? Next, proceed naman po tayo sa different data sources ng ating health information system. So, saan ba nang gagaling yung data sources? So, we have here the demographic, administrative data, health risk information, health status, patient medical history, current medical management, and outcome data. So, isa-isahin po na. Unahin nating pag-usapan yung demographic data. So, when you say demographic data, this is one of the sources po of information para sa ating HIS. So, example po ng demographic data, dito po yung pangalan ng patient, yung age niya, saan yung address niya, sino yung immediate family niya, as well as sino po yung kanyang, saan siya nagtatrabaho. So, that is the demographic data po. Okay? So, that is one of the sources po ng information ng HIS. Another one, we also have here the administrative data. Pag sinabi naman po natin administrative data, it involves the fact with respect to services provided. Ibig sabihin, ito po yung ginagawang test sa pasyente. Example po nito is yung diagnostic test. Okay? Or ano ba yung procedure na ginawa sa pasyente? For example, nag-undergo siya ng x-ray, nag-undergo siya ng laboratory test na CBC, FDS. Okay? So that is the administrative data po. This is one of the sources of information for HIS. Okay? Another one, we also have here the health risk information. So, pag sinabi po natin health risk information, ito naman po yung data, okay, ng pasyente kung saan, di ba tinatanong, may family history ba kayo ng diabetes? May family history ba kayo ng high blood? Okay? So, that is the health risk information po. And that is the sources po ng information for HIS. Aside from that, we also have here another, the health status or health-related quality of life. So, dito naman po, this is more on mental and emotional well-being ng patient. This is also one of the sources po na ini-encode natin for the HIS. Okay? Next, we also have here po the patient medical history. Okay? So, syempre, pag patient medical history po, this is one of the sources din na information sa HIS. So, dito po, tinatanong ng doktor, nagkaroon ka ba ng, na-operahan ka na ba? Saan ka nagpa-opera? Example naman, buntis ka. Pang ilang pagbubuntis mo na ito? Sabihin mo, pangalawa po. So, nung una ba, ano yung pagbubuntis mo? CS ba or normal delivery ba? Okay, so ayan po yan. Tinatanong yung patient medical history. Okay? So, of course, para mas ma-assess po ng mabuti yung information ng pasyente. And that is one of the sources po of information na inilalagay natin sa HIS. Okay? Another one sources pa po is the current medical management. Ang current medical management naman po, ito na yung health screening na ginagawa sa iyo ng iyong doktor. Okay? So, ito yung latest. Kaya nga tinawag siyang current. Okay? So, halimbawa, nandito ka na to sa hospital na to. For example, yung kinalabasan ng laboratory result mo. Dyan po yan naka-include sa current medical management. And this is one of the sources po ng information for HIS. And we also have here po the outcome data. This is also one
of the sources of information for HIS. So it measured the effect of healthcare and the aftermath of various health problems. Okay. It reflects healthcare events such as admission to a hospital or unexpected complication or side effect of care. Okay. So dito po, outcome data. For example, kamusta ba yung naging diagnosis sa inyo ng doktor? Yun ba sa binibigay niya sa yung gamot? Okay ba yung pakiramdam mo? Or ganun pa din? Okay, so that was the outcome data po. Okay, so this is assessed weeks or months after healthcare event and by means of report directly from individual or from family member. Okay, yung outcome data, this is also the sources po of information for HIS. Okay, so we have, di ba ang nakalagay po dito, we have 7 sources of information for HIS. Okay. Ayan lang po, that's the end of our topic for today.